Okay, friends, here we go. Spooky spiders. Oh, no. Scary snakes. Caves and cobwebs. Is God here? I'm scared. God is with me. God is with me. He's always here. He's always here. And God helps me. And God helps me. To fight fear. To fight fear. Sing with me, friends. I can pray. I can pray. And trust in God. And trust in God. God helps me. God helps me. Do what I need to do. I can pray. I can pray. And trust in God. And trust in God. God helps me. God helps me. Do what I need to do. So spooky spiders. No big deal. Scary snakes. So what? Caves and cobwebs. I'm not scared. Is God here? Yes, he is. God is with me. God is with me. He's always here. He's always here. And God helps me. And God helps me. To fight fear. To fight fear. I can pray. I can pray. And trust in God. And trust in God. God helps me. God helps me. Do what I need to do. I can pray. I can pray. And trust in God. And trust in God. God helps me. God helps me. Do what I need to do. That was great. Tayong pala bagong lesson. Pero bago tayo magpatuloy, mag-review muna tayo. Yung lesson natin last week is about giving thanks, di ba? Magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa nila sa atin kasi alam naman natin na sobrang mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo papabayaan. Kung ano man yung kailangan natin, sanda siyang ibigay, kung lang tayo makakalimot na, masalamatan siya at magbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Yung napaka-importante.
because natutuwa si God kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya. Ngayon, ang lesson natin is about trusting God. Pagtitiwala sa Panginoon, kahit na tingin natin na yung mga nangyayari sa paligid natin is hindi na maganda, puro na lang kaguluhan, puro na lang sakit, hindi hanggang ngayon yung virus, di ba, hindi pa rin nawawala. Parang tingin natin, God, naikinig ka ba? Or may ginagawa ka bang paraan? Bakit ganito ang tagal-tagal na? Parang, andito ka ba? Kasama ka ba namin? Parang ganun. May mga times na iniisip natin, ganun. Pero dito sa story na to, matututunan natin na kung paano mag-work ang Panginoon, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin, kahit tingin natin na hindi natin siya nararamdaman, pero God is in control pa rin sa buhay natin. We just have to trust Him, have faith in Him, and patuloy tayo magtiwala sa pagmamahal niya sa atin. Nanalangin sa Panginoon ang isang propeta na si Habakuk. Hanggang kailan kami mananalangin? Hanggang kailan kami iiyak at hihingi ng tulong sa iyo at hindi mo kami pakinggan? Sinabi ni Habakuk ang lahat ng masasamang mangyayari sa Juda, pero tila wala nagbabago. Bakit mo itong hinahayaang mangyari? Nag-aaway ang mga tao at tila mga masasama ang lagi nananalo, wika ni Habakuk. Nakikinig ang Panginoon at alam niya ang mga nangyayari. Sumagot ang Panginoon. Pagmasdan mo, may gagawin akong kahanga-hanga, isang bagay na hindi mo paniniwalaan kung sasabihin ko man sa iyo. Sinabi ng Panginoon kay Habakuk kung ano ang mangyayari. Hinahanda ng Panginoon ang isang kalaban, ang mga Babylonians. Walang makakapigil sa kanila. Sila ay malalakas at mabilis, gaya ng mga agila na lumilipad upang manghuli ng daga para kainin. Darating ang mga Babylonians upang gawing mga bilanggo ang mga taga-Juda. Mangyayari ba talaga ito? Gusto ni Habakuk na mahinto ang mga masamang nangyayari sa Juda, pero ang mga Babylon ay masama din. Bakit ganito ang gagawin mo, Panginoon? Sabi ni Habakuk. Sumagot ang Panginoon. Papakita ko sa iyo ang mangyayari. Maging masyaga ka at maghintay. Kung ikaw ay matuwid, ikaw ay mamumuhay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Kahit tila ang mga masasama ang nanalo sa ngayon, pero hindi sila magwawagi pagdating sa dulo, wika ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung paano ang gagawin sa mga masasamang tao gaya ng Babylonians. Nangako ang Panginoon kay Habakuk na ang pagiging palanggo ng mga tao ay hindi magiging permanente. Ibabalik ng Panginoon ang mga tao sa kanila mga lupain. Nanalangin si Habakuk. Nakalimutan na ng mga tao ang Panginoon. Wala na silang pakialam sa mga kasalanan. Hindi na sila nananalangin. Gustong mabago ni Habakuk ang mga ito. Gusto niya magising ang mga tao at mahalin ng Panginoon at tumigil sa kanilang mga kasalanan. Marami ka nang ginawang mga mabubuting gawa. Pakiusap, gawin mo ito uli upang makilala ka ng lahat. Kaawaan mo po kami, wika ni Habakuk. Nabigay ng papuri si Habakuk sa Panginoon. Mga Babylonians ay darating at ang buhay ng mga taga-Juda ay magiging mahirap sa isang sandali. Ngunit may pananampalataya si Habakuk at maghihintay siya kung kailan iligtas sila ng Panginoon mula sa mga ito. Sa uli, sinabi ni Habakuk, kahit ang mga puno at halaman ay hindi na magbunga, kahit wala nang anihin sa mga sakahan, kahit wala nang mga hayop sa mga kamalig, ako ay magiging masaya dahil sa iyo, Panginoon. Magsasaya ako kasama ka, aking Panginoon at aking tagapagligtas. Nabuhay si Habakuk sa panahon na tila ang mga kasamaan ay wala nang katapusan. Ngunit sa kanyang pananampalataya, nagtiwala siya sa pangako ng Panginoon na sila ay maliligtas. Tayo ay napapaligiran ng kawalan ng katarungan, karahasan, kasamaan. Ngunit maaari tayong mabuhay na may pananampalataya na si Jesus ay darating upang ayusin ang titamang lahat. Dito sa lesson natin is about kay Habakuk. Si Habakuk is isang prophet ng Panginoon na nabuhay siya ilang dekada bago matapos yung kingdom ng Southern Israel.
dito sa ano, sa panahong ito is puno na ng kaguluhan, maraming violence, puro idolatry na nangyayari. So, hindi na ito maganda. So, parang hindi na nasusunod yung will ng Panginoon, kung ano yung batas ng Panginoon. And then, yun nga, nangyayari yun kasi hindi na sila sumusunod sa batas ng Panginoon or sa law of God. So, yun nga, dahil nga sobrang dami na naman sa mga nangyayari, nag-pray si Habakuk. Parang nag-pray siya kay God na bakit naman hinahayaan ni God na ganito yung mangyari? Bakit mo hinahayaan na naaabuso yung mga tao? Bakit mo hinahayaan ng marami ng idols yung mga tao? Bakit mo hinahayaan yung mga sufferings na nangyayari? So, yun. And this is the first point na gusto kong maintindihan yung sa story is that God always listens to our prayer. So, lagi nakikinig Panginoon sa mga panalangin natin. So, sinagot siya ni God. Dahil nga puro kaguluhan na lang sa Israel, ang respond ni God is yung Babylon. Yung ipagagamitin niya yung Kingdom of Babylon, parang sasakupin yung Israel ng mga Babylon. So, para ma-stop na yung mga kaguluhan na nangyari. So, yun yung respond ni God. So, ano yung respond naman ni Habakuk? Si Habakuk, hindi siya natuwa. Kasi, inisip niya na, yung mga Babylon is parang twice pa, so, doble pa, parang kaguluhan na nangyari. Bakit? Kasi yung mga Babylon, di ba, sasakupin sila. So, of course, maraming mga mamamatay, or, tapos, siyempre, yung mga Israelites, dahil nga sinakop sila, gagamitin lang sila sa slaves para mabuild yung another kingdom ng Babylon. So, nag-complain na naman siya, bakit ganun? Bakit papagagamitin yung ano? Yung mga Babylon, parang twice lang, doble lang yun ang ano, yung mga masamang nangyayari. So, nag-complain na naman si Habakuk. And the second point in this story is, God is never silent or hindi siya tahimik lang sa mga complaint natin sa kanya. So, nag-reply or nag-respond na naman si God. Ang sabi niya kay Habakuk is, sige, parang ganito. Sumulat ka sa isang tablet and then sasabihin ko sa'yo kung ano yung mangyayari in the future. So, yun nga, sinabi ni God kay Habakuk na in the future, babagsak or masisira yung Kingdom of Babylon. And then, magiging free na yung mga Israelites. So, in the future, ayun nga, yung nangyari. And then, so in the end, if Habakuk, kung si Habakuk is nag-trust lang siya sa Panginoon, he doesn't have to worry. Hindi na siya kailangang mag-worry pa kung ano yung mangyayari. But, ayun, in the end, we just have to trust God. So, even though hindi natin siya nararamdaman or tingin natin parang he's not around us, parang bakit hinahayaan mong ganito yung mangyari, Panginoon? Parang we have questions like that. Pero in this lesson, gusto ko lang na maintindihan natin lahat na God doesn't stop working in our lives. So, God is always in control sa kung ano may nangyayari sa atin. So, ayun nga, dito sa virus na to, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natitigil? Bakit hindi pa rin natitigil ni God? Bakit sa mga ibang country? Okay na. We have questions, mga ganun. Bakit hindi pa rin okay, hindi pa rin kami mapag-aral ng maayos, mga questions, mga ganun. But gusto ko lamang matutunan natin lahat that kailangan lang nating magtiwala. Have faith in God. Kasi, yun nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Minsan, hindi natin maintindihan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan, but in the end it will turn out good pa rin naman kasi
yun, faithful ang Panginoon. And then, lahat naman ang ginagawa niya sa buhay natin is para din sa atin. So, yun, kung meron kayong mga problems, mga problema, school, ngayong mga, di ba, mahirap ngayong mga, puro mga online class, or mahirapan kayong lumabas, or yung parents nyo is nagkakaproblema, and then, hindi na natin alam kung ano yung dapat gawin. So, at times like this, kailangan lang natin mag-trust sa Panginoon. Ayun, I hope na i-learn something. I hope na meron kayo naiintindihan sa lesson natin. So, ayan kids, mag-memory verse na tayo, ha? Ang memory verse natin ngayon ay nasa Habakkuk 3 verse 18. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. So, ngayon nalagyan natin siya ng action. Gayahin niyo ako, ha? Yet, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Habakkuk 3 verse 18. Ulitin natin, ha? I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Habakkuk 3 verse 18. Yan, so last na lang. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Habakkuk 3 verse 18. Hi kids! So, narinig niyo yung story ni Teacher Arwin tungkol kay Propeta Habakkuk. So, si Propeta Habakkuk nga ay nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit ang Juda masasama pero hindi sila napaparusahan? Pero sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, ipapadala ko ang Babylonia para sila ay maparusahan. Pero, tanong naman ni Habakkuk, Lord, bakit yung Babylonia naman ang gagamitin mo para mag-punish ang kanila? Eh, masasama din naman sa sila. Sabi ni God, ang Babylonia ay makaparusahan din. Pero yung faith ng mga naniniwala sa akin ay magkakaroon ng reward. So, doon sa naging conversation nila ni God, nakita ni Habakkuk na ang Diyos natin ay may timeline. Ang Diyos natin, kapag na nga po siya, gagawin ngayon. So, sabi ni Habakkuk sa Habakkuk 3:18, Yet, I will rejoice in my God, and I will be joyful in my Lord, my Savior. Doon siya nabuo yun. Kasi kahit nakikita niya na hindi pa masyadong maganda yung mga nangyayari sa paligid niya, naniniwala siya na may magandang gagawin ng Lord. And that's faith. So ngayon, sa ating activity, gagawa tayo ng isang relo. Sabi nga sa atin, di ba, may timeline si God. Alam niya ang oras. So, ibig sabihin, kapag pinangako ni God, darating yon at mangyayari yon sa tamang oras na itinakda niya. So, ngayon, ang gagawin nating activity ay isang clock na mag-remind sa atin na, Oy God, kapag meron tayong gustong pinapanalangin na gustong makita pero hindi pa natin nakikita, or meron tayong pinapag-pray para sa mundo pero hindi pa natin nakikita, mariremind tayo sa clock na to na may timeline ang Diyos. May time ang Diyos para gawin ang mga bagay na yun. At iyon ay para sa ikabubuti natin. So, let's start! So, sa ating activity, para sa ating clock, ang kailangan natin ay isang paper plate, isang paper na kinot na ganito kalaki, and then, isang colored paper na kinot na para siyang mga dahon. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng design yung clock. Pwede nating lagyan ng glue to. Yan, paikot. Kasi ididikit natin yung parang mga dahon sa gilid. So, ito, dikit natin siya.
Para may design. Last part. Ayan. Tapos, itong bilog nyo na white, ang gagawin nyo, dadrawingan nyo siya ng mga numbers. So, ano ba ito? 12? 6? 3? And then, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. So, yan yung clock natin. Pwede natin siyang lagyan ng color para mabuhay naman. So, try natin yung yellow. Yan. Try natin yung yellow clock. Ayan, pwede natin siyang coloran. Or pwede nyo rin siyang lagyan ng medyo orange. Ayan, para mag-blend. Pwede nyo rin siyang ikalat ng cotton. Ayan. So, nakoloran na natin. So, pwede natin siyang idikit dito. Yan. Lagay tayo ng glue. Yan. So, mukhang clock na siya, di ba? Then, isulat natin ang ating memory verse. Habakkuk 3:18. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in my Lord, my Savior. Yan. So, ididikit natin siya dito. Iguglue ulit natin siya. And then, bubutasan din natin tong gitna ng clock. Yan. Para maalala natin yung memory verse natin. Tapos, mag-cut tayo ng isang maliit na hand at isang mahabang hand, and then butasan natin. Tapos, kuha tayo ng something na pwede nating ilagay sa gitna para siya ay gumalaw. So, i-set up ko lang ha. So, ito na yung finished product natin. So, ito ay orasan. So, kapag naiinip ka na mangyari yung mga pinapag-pray mo sa Lord, isipin mo si Habakkuk. Ang dami niyang pinapag-pray. Pero naniwala siya sa pangako ng Panginoon. At nag-rejoice siya at naging joyful siya na nag-expect sa mga gagawin ng Lord, kasi ang mga gagawin ng Lord ay totoo at nakabubuti para sa ating lahat. So, ito na ang finished product! Kids, sana naiintindihan po ba natin yung tinuro ni Sir Arvin? So, tapos na po tayo. Tayo po ngayon ay mag-pray ulit. Closing prayer na po tayo. Sige po. Taas po natin ang mga kakamay. I raise my two hands. I fold my hands. I close my eyes and bow my head. Panginoong Jesus, kami po'y nagagalak at magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Kasi ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. At ikaw ang Diyos na laging umaalalay sa amin sa mga bagay na hindi po namin kayang pagdaanan
o nalulungkot kami, nandyan ka para alalayan kami. Nandyan ka para bigyan kami, Panginoon, ng kalakasan. Hayaan mo po, Panginoon, na yung aming napag-aralan ngayon ay tumanim po ito at magrema sa aming mga puso at isipan. Kumilos ka nga po, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin ko na ikaw ang Diyos na patuloy naming maranasan sa aming buhay. Pagpalain mo ang araw na ito, ibinabalik po namin ang papuri at pagsamba na sa iyo lamang nararapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.